Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kay Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang syempre, hindi pa rin po mawala-wala rito ang mga mata ng mga netizens na nakabantay po kay Alden Richards kung saan habang ito nga po'y nakatalikod, tila baga may sinesenyasan sa baba at inilipat kay Mama Ten na may kinakausap sa baba, kaya naman ang dami nagtaka na may bata nga ba talagang kasama si Alden Richards na hindi nakita sa camera dito po sa picture na ipakikita ko sa inyo maya-maya lamang ano. At atin din pong pag-uusapan ang hindi rin po, ito, yan po mismo yung picture na sinasabi ko sa inyo. Okay, may kinakausap po sa baba si Alden Richards and then inilipat po kay Mama Ten. At hindi rin po nawala, hindi rin po nakataka sa mata ng mga netizens ang pagtataka kung bakit sa dinami-rami ng mga pabango nitong si Main Mendoza, yung Aldab na pabango pa rin ang laging sold out sa bilihan ng mga bench stores. No, bakit nga ba? At bakit nga ba kinakailangan pa nilang magtaka at magtanong ng mga ganyang bagay? Diba? Mukhang nakakalimot na naman po sila. Sabi ko naman sa inyo, diba? Hindi tayo magpapauli sa mga ganyan. At hindi rin po mawawala ang bakit nga raw ba minadali ni Alden Richards ang kanyang taping doon sa Hong Kong. Bakit daw humabol si Alden Richards sa Father's Day? Yan po yung mga katanungan na dapat po nating pag-usapan sa araw na ito. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po pag-support at pagmamahal kina Main at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, nako, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. At bago nga tayo magpatuloy pa, no, kung ikaw ay may kilala pang mga Aldo fans dyan na hindi pa nakasubscribe sa atin, bulungan nyo na sila at sabihan nyo na sila na mag-subscribe dito sa atin at nung ma-achieve na natin ang 100,000 subscribers. At unahin nga natin ang naging komento dito ni Miss Christy Asilo. Sabi niya rito, Mr. Pinas, thank you sa palaging update sa mag-asawa. Alam mo, Mr. Pinas, kayo ni Mr. Destiny at mga vlogs lamang ang tapat sa mag-asawa. Ang iba ay umayaw na at bumaligtad na, siguro baka nabayaran na yung may gusto sa inyo, no, DNA, nawala na rin, ano? Nag-cut din na rin, akala ko ba straight sila, yun pala, fake. Ay, naku, Mr. Pinas, buti na lang. Buti na lamang at hindi ka bumaligtad. Si Mr. Destiny, ano, pinahihinto na pero ipinaglalaban pa rin ang tunay na legit na Aldab, ano? Matagal na po nila tayong ino-offeran. Di ba nga po, kung di ko nagkakamali, isa sa mga updates natin, ipinost ko pa nga po yung chat nila sa atin. At kung magkano, di ba? Maraming salamat po sa inyong komento, Miss Christy Asilo. At ang ikalawa naman nating komento mula naman po kay Miss Elena Morao. Sabi niya rito, good evening Mr. Pinas, palagay ko loyal sa TVJ ang mga pumuna kay Menggay. Ano? At bakit sila affected na nag-conclude agad nasa TVJ ang patama ni Menggay? Malay ba natin na kung ang pinatatamaan ni Meng ay ang user family, 'di ba? Yung iba ang nakikisaw-saw malamang galit kay Meng at sinasabing laos na si Meng, ano, pero na mamayagpag pa rin kahit itbulaga lang ang show at ilang endorsements lang, ano? Sino ba yung tinakot nila pag nawala si Meng sa Itbulaga? Ang hindi nila alam, lalong babagsak ang show. Well, totoo po yun. Kapag si Main Mendoza po ay nawala o tinanggal po talaga nila sa Itbulaga, malalaman at malalaman nila ang kahihinatnan ng kanilang show. Diba? Lalo't ngayon, ang pinagkakalandakan nga nila, lalong-lalo na itong si Joey De Leon, ay ang mga viewers ni Main Mendoza, di ba? At ang sunod naman natin komento, mula naman po kay Miss Corazon, sabi niya rito, Mr. Pinas, agree ako na nagkagamitan nga sila, no? But in a nice way, na nagresulta naman ng kilig. But anyway, nasa tao yan, or logic ng words na mangga,
No, kasi it depends to a person, pwedeng maging positive or negative. It's up to you how you take it. Pero whatever main said, ano, bakit laging apektado ang mga tao na may sugat, ano, itong tumatama. Hindi ko, eto lang po, no? Atat na atat po sila na hanapan ng butas ang isang main Mendoza. Yun po yung bukod tanging na nakikita ko rito. Kaya bawat imik na main Mendoza o kilos na main Mendoza, yan at yan po ang nangyayari. Diba? At wag po kayo mag-alala, kahit to araw-arawin pa nila ang isang main Mendoza, araw-arawin din po natin silang salagin. Diba? At sabi nga ni Miss Doris Lestilium, Sir Pinas, isa lang ang sagot dyan na parehong dinog show, ano, TVJ at yung gumamit kay Main. Alam naman kung sino bang gagamit kay Main, ano, pareho silang gumamit o saan kayo ngayon? Bagsak kayo, di ba? Aldav fandom lang malakas. God bless Mr. Pinas. Yun nga po eh. Dun nga po sa context na yon, dun nga po sa ginawang joke ni Main Mendoza na manggagancho, manggagamit, ano? Ayan daming natamaan, di ba? Lalong-lalo na yung mga taong nakapaligid sa kanya. Dahil totoo naman, ang daming nang gancho sa kanya, ang daming nang gamit sa kanya, di ba? Magbubulag-bulagan pa ba tayo? Hindi po ba natin papansinin yung mga ganong bagay? Abay, syempre, di ba? Matik na yan. At alam naman natin talaga na meron naman talagang nangyari na gamitan, di ba? Sa politika, sa noontime show nila, kahit nga sa pamilya, may gamitan din nangyayari. Di ba? Maraming salamat po sa inyong mga komento. At ngayon, pag-usapan natin ito. Nagtataka po sila sa social media, in Instagram, and in Twitter, no, yung X po, ano? Bakit daw sa dinami-rami raw po ng pabango ng isang Main Mendoza, itong Dove of Love pa rin ang na number one. Bakit yun pa rin daw po ang palaging sold out, 'di ba? Ang masasabi ko lang po dito, bakit po kayo nagtataka pa? 'Di ba? Bakit kayo nagtataka pa? Ano ba yung Dove? 'Di ba? Alam naman po natin 'yun. It came from Aldab. Diba? Kaya nga, ang dami pang bumibili. Ngayon, ang tanong, sino mga bumibili? Abay, sino pa ba? Sino pa ba yung mga tao na may kinalaman sa Aldab? Abay, sila lang po yung talagang magtsatsagang bilhin yan. Kayo mga mainers, toxic mainers, ano? Huwag ko kayong magtataka kung bakit, huwag nyo i-claim yung credit na yan dahil ayaw nyo sa Aldab, diba? So, ganun lang kasimple yun. Diba? Kaya wag ko kayo magtataka. At isa nga po sa mga sentra na ating mga updates ay ang larawan na patuloy ko po yung pinakikita sa inyo. At actually, ito po ay video, no? It's a video and we don't know who owns it. Kaya po hindi namin ito ipinost. No? Nag-screen grab lang kami. Nakikita nyo po dyan sa may baba. May kausap si Alden Richards at makikita nyo po dun sa video kapag napanood nyo po sa Twitter, ano? Tila baga may ipinalipat dito po kay Mama Ten. Okay? Habang kinakausap niya po doon na may taong maliit po dyan sa gilid ni Alden Richards na hindi natin mawari kung sino nga kaya yun. Dahil yun nga po ang mga napansin ng mga netizens. Lalong-lalo na itong si Dennis, hindi ho Trillo. Itong si Dennis de Guzman, ano? Siya po ang nag-post niyan. Sabi niya rito, sino nga kaya yung kinakausap ni Alden at inilipat niya kay Mama Ten. Okay? Ngayon, bukod po dyan, ang dami rin pong nagtatanong, Mr. Pinas, bakit to parang minadali ng isang Alden Richards ang taping ng Hello Love Again dyan po sa Hong Kong? Bakit po inabol talaga ni Alden Richards ang pagbabalik sa Pilipinas para makarating at makahabol po sa Father's Day? Yung sa mga tanong pong ganyan, ano, makikita nyo po yan. Marami po kayong makikita ang posibleng sagot dyan po sa tanong na yan in Twitter. Ang dami nyo pong makikita sa nasagot dyan, no? Hindi lang po yung Twitter, ganun na rin po sa Instagram. Doon lang may pumuntahan nyo lang yung mga comment sections, no? Ang dami dyan. Bigyan ko kayo ng mga sample na kasagutan, ano? Number one, magsa-celebrate nga naman sila dahil Father's Day nga naman daw, ano? At isang araw po si Alden Richards sa mga fathers na tinutukoy po nila. Pangalawa, si Alden Richards daw po ay father figure, ano, sa kanilang mga magkakapatid at ganoon na rin po sa ibang tao, kaya daw po minarapat ni Alden Richards na makadalo, makaabot sa Father's Day celebration here in the Philippines. And last one, ano, na sinasabi po nila, the venue for Hello Love Again is not really in Hong Kong.
Okay, Hello, Love, Goodbye is in Hong Kong. And then according to them, it is not gonna be the final destination, the final place wherein they will be doing their shooting para po doon sa Hello, Love again, ano? Instead, ito po'y gaganapin in Canada. So, what they did is just a short film, just a short shooting ng transition from Hong Kong going to Canada. That's the reason why Alden Richards wasn't able to spend a lot of time in Hong Kong. Yun po yung sinasabi po nila. Okay? So, ang continuation daw talaga sa Canada. Kaya nga raw po, meron daw pong show sa Alden Richards sa Canada. Aside from the show, mayroon din pong shooting. Okay, muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.